Welcome back to my channel. Welcome to Rdm Designs. Once again, this is Rhea from Rdm Designs. So today, April 14, ano nga ba ang naganap sa araw na ito? So noong April 14, 1912, nangyari ang isang trahedya kung saan lumubog ang barkong Titanic, kung saan libo-libo ang namatay doon. So panoorin natin itong hinanda kong pag-i-edit today para dito sa mga iba pang kaganapan na nangyari noon nga lumubog ang Titanic. Let's watch this. Ang RMS Titanic nga ay humantong sa isang trahedya na nangyari noong April 14 hanggang April 15, 1912. Kung saan, madaling araw nga ng April 15, 1912 nang ito ay tuluyang lumubog habang ito ay nasa North Atlantic Ocean. Apat na araw ito matapos ang kanyang paglalayag simula sa Southampton papunta sana ng New York City. Taon ngang ito, ang Titanic ay itinuturing na isa sa pinakamalaking ocean liner na nasa serbisyo. Kung nangyari nga ang isang malagim na trahedya na ito, ay nasa 2,224 estimated na katao ang nakasakay dito sa barko na ito noong nabangga ito sa Iceberg noong linggo ng April 14, 1912, bandang 11:40 ng gabi. At lumubog nga ito 2 hours and 40 minutes later, noong araw naman ng Lunes, April 15, 1912, na nagresulta sa pagkamatay ng libo-libong katao na nasa 1,500 estimated na katao. Making Titanic one of the deadliest peacetime maritime disasters in history. Ayon nga rin sa ating research, ang Titanic ay naka-receive ng 6 na warnings ng sea ice on April 14, subalit ito ay naglalakbay sa bilis na 22 knots at nung nakita nga nito ang iceberg ay wala na itong panahon para makaliko pa or maiwasan ito. Dahil nga sa nangyaring pagkakabangga ng barko sa iceberg, ay tuluyan ang pinasok ng tubig ang iba-ibang parte ng barko. Bagamat libo-libo nga ang pasahero ng barko ay natuklasan nga rin na mayroon lamang itong 20 lifeboats kasama na ang 4 na collapsible na lifeboats. Palipas nga ang humigit kumulang 2 oras ay tuluyan na lumubog ang barkong Titanic kasama ang libo-libong pasahero nito at mga crew na nakasakay pa rin sa barkong ito. Karamihan dito ay nakatalon at nahulog sa tubig ngunit nalunod. Ilang minuto lamang ang makalipas dahil sa sobrang lamig ng tubig at dahil hindi marunong lumangoy ang iba rito. Matapos ngang tuluyan lumubog ng barkong Titanic, around 9:15 AM ng April 15 ay dumating ang RMS Carpathia na barko upang saklulohan ang mga survivor ng lumubog na barko. Mabilis ngang kumalat ang trahedyang ito sa buong mundo at ang mga balibalita na kulang nga ang barko sa mga lifeboats at nagkaroon daw ng unequal treatment sa mga pasahero nito. Mayroon kasi itong first, second and third class passengers. And to be exact, 109 years na pala nang lumubog ang barkong Titanic. Hanggang sa muli, salamat sa pagbisita sa aking channel. Thank you for watching RDM Designs. At kung may mga reaction kayo or any comment, just comment down below. Salamat!